sa akin, life is all about timing. Maghihintay ka ng tamang time at tamang moment to witness something beautiful. In other words, the perfect timing. Or, as others call it, tamang tiempo. Waiting for the perfect timing is everything. Like, paghahanap ng tamang timing, kung kailan maraming online, to post a picture or a status para makareceive ng maraming likes. O kaya, paghihintay ng tamang moment to hear a beat and dance along with it. Or, paghihintay ng tamang tiempo to see a flower bloom. The right timing to throw and catch a ball. Or, the perfect timing to spread your wings and fly. Asawa ko nga pala si Joe. Hi, John. Finally, I get to meet you. Baka gusto niyo mag-breakfast tayo para makapagkwentuhan naman tayo? Okay. Good. Teacher Rose, magaling ba ako kanina? Ay, oo, anak. Ang galing-galing mo nga kumante. Thank you po, Teacher Rose. Ikaw palang estudyante ng asawa ko eh. Ibigay mo sa kanya yung pasalubong ko. Ay, oo nga pala. Thank you po. Kayo po asawa ni Teacher Rose. Bakit ngayon ko lang po kayo nakita? Kasi sa ibang bansa ako nagtatrabaho eh. Ah? Ay, ba't bawas? Kaya kasi po, akala ko po bawa natin. Yun pala po, ibigay natin kay Sophie. Eh, ang rami po kayong chocolate sa bahay nila. Oo nga, pero importante yung bigay natin sa kanya. Ay! Let's go!
Tara. Tara. Sophie. Let's go, baby. Nasa mo nga yung bibig mo? Yay! Makakain ulit tayo sa restaurant. Shh, Kami. Restaurant. Restaurant. Res. Res. To. To. Run. Restaurant. Restaurant. Alam niyo, we should have gone to the new restaurant yung sa kabilang side. Kasi special tong araw na to, di ba? Well, it is a special day, pero hindi mo naman kailangan gumastos ng malaki para lang gawing special tong okasyon na to. Besides, masarap yung specials dito, di ba, Rose? Ay, masarap yung breakfast specials nila, pero alam ko ang pinakamasarap dito yung favorite ni Sophie. Special spaghetti! My favorite! Gabi, alam mo ba, sa Italy daw, ang pinakamasarap spaghetti. Napanood ko sa TV. Basta alam ko, masarap yun. Spaghetti for everyone! Oh, papa! Sandali lang. May nakakalimutan tayo, di ba? Kailangan nating magdasal bago kumain. Ah, Talo, ikaw magdadasal. Thank you, God, for our food. My favorite spaghetti. At saka po, thank you po kasi kasama ko si Nanay, Tatay, Teacher Rose, Chubby Gabby, and Mr. Joe. My breakfast. Thank you, God. Love you. Oh, ingat, Sophia. Ay, kamusta, ma'am? Kamusta sa lubong? Pasensya na kayo, ha? Hindi kasi ako nagising na maaga. Nako. Hindi ko tuloy napanood si Sophie. Nako, dahil mo na, miss. Pero ikaw, Mildred, ha? Nag-breakfast ka na ba? Nako, hindi pa po. Magluluto pa lang. Baya? Anong oras na? Okay lang po yun. I have a sulubog for you. Wow, thank you. Hulaan ko to. Spaghetti to, no? Sabi ko na eh. Bumili kami ng dessert para may kasabay kang kumain. Thank you, ma'am. Magugutom na ako. Tara, kain na tayo. Tessa, Han, mauna na kayo. Sasagutin ko lang to. That's very good. You're helping Yaya Mildred set the table. Sinabi ko naman na sa'yo, kumuha na tayo ng isa pang makakatulong para sa pag-aalaga kay Sophie, para hindi ka nahihirapan. Nantino mo, hindi ka na nakakapagsulat. Oh, di ba? So, I think it's basta kumuha tayo ng isa pa, lalo na pagka umandi rin kakulitan ng anak mo. Wala na. I can manage. And besides, I love it kapag kinukulit ako ni Sophie. Pero ikaw, can you manage between us and your new position in the company? What do you mean, hon? Well, napaalala ko lang na hindi ang trabaho ang top priority mo. It's the family. That's exactly my priority, our family. Kaya ako nga ginagalingan sa trabaho because it's for you, Sophie. Pero Paul, hindi lang pera ang kailangan ng pamilya. I know. It's just that ayoko kasing maranasan nila yung mabuhay ng walang wala. Pinagdaanan ko kasi yan. Kaya pinapangako ko sa inyo ni Sophie na hindi natin pagdadaanan yan. Never. Okay? I'm afraid, Nanay. Ako. Come here. Hey, baby. Gusto mo dito matulog? Come on. Are you scared? Yeah. Yeah. Sophie's sandwich. Sandwich, sandwich. Gusto mo lang tumabi kay Nanay at kay Tatay eh. Oh. Are you still scared? Konti na lang po. Nanay, sing to me that song para makatulog ako. Of course. Tulog ka mabuti, ha? Huwag kang matakot, huwag mag-alala. Ang lahat ay lumilipas, Diyos lang ang walang kupa.
mataimtim, ang lahat ay mararating. Kapag iyo ang may kapal, walang kulang sa iyong buhay. Sapat na ang Diyos, sapat na ang Diyos, sapat siya, sapat siya. Sapat na ang Diyos. Sapat na siya. Sapat na siya. Sapat na siya. Sapat siya. Our little angel's awake. Parang sarap ng tulog ng baby namin, ah. Siyempre, tatay, katabi ko kayo, eh. Oops. Do I look okay? Yes, you do. How sweet! Boss. Thank you. What's that? You're taking our picture? Nanay, tatay, look, oh. That's a really good picture, that's baby. That's nice. Sama rin ako. All right, I'll take the picture. Okay, 1, 2, 3, smile. Oh. Wow, you're so pretty, oh. That's so nice. Anyway, I'm running late. Kailangan maaga ko ngayon. Hindi tayo sabay-sabay mag-aalmusal. Remember, it's my first day in this new position, so I have to make a good impression. All right, but promise, we'll have lunch together, okay? Okay. So, baby, you can have lunch with us? Yippee! I want spaghetti, tatay! Spaghetti again? Okay, we'll meet you at the office. Tama-tama, babayaran ko yung credit card bills natin. All right, see you later. Okay. Bye, guys! Anak, mamaya na yan. Pero nanay, nakalimutan ko sabihin kay tatay na good luck sa first day niya as boss. I'll text him na lang. Pwede, pero hindi ba mas maganda, gawan mo na lang siya ng card? Mas madali kaya mag-text, nanay. Oo, mas madali mag-text, pero mas maganda kung pinaghirapan mo. Mas meaningful, di ba? Remember, Sophie, it's always better to give something that comes from your heart. Dear Tata, you are always in my heart. I love you, Tata. I love Sophie. Mana ka talaga sa akin, no? Don't forget your card. Careful. Hi, Miss Anne. Hi, Sophie. Ang ganda-ganda naman ang dress mo. Thank you po. Look, oh, I made Tatay a card. Wow, patingin nga. Wow, so cute. Hi, Anne. Kumusta? Hello. Tara, pina na tayo. Congratulations, Sir Paul! Congratulations! Thank you. Martha? Pa? Meron ka bang alam na restaurant yung masarap yung pagkain na malapit lang dito? Ah, may libre ka po, sir? Hindi, magla-lunch kasi kami ng mag-ina ko. Meron pong bago restaurant across the street, sir. Italian po. Masarap po ang pasta nila doon. Ah, talaga? Favorite ng anak ko yung pasta eh. Pero sigurado ka, masarap ah. Opo, sir. Hindi niyo po pagsisisihan. Okay, thanks, Martha. Thank you po, sir. You look dirty.
Naku, salamat. Naku, hindi ka lang pala maganda. Mabait ka pa. Parang ano man ho. That's my nanay and she's the best. Anak ko nga pala si Sophie. Hello po. Mana po, Lola. Ay, naku. Ay! Tawag ka nang Diyos. Aba! Aba! Bumaki lang! Aba! 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 Ikaw! Aba niyo ba? Ay, tayo ah! Aba na may ano! Abas! Bilis! Tara, tara! Martha, call for help! Davao today. I can't stay here. Maalala ko lang lalo si ate. Can't do anything. Tumawag ka lang, ha? Alam ko malayo ang Davao, pero magsabi ka lang, babalik kami. Sophie? Gusto mo nang kausap? May gusto ka bang sabihin? Pwede mo sabihin sa akin.
Wala po. Sophie, kilala kita pag sinasabi mong wala, ibig sabihin nun meron. Ano iniisip mo? Hindi na ba talaga pwede bumalik ni nanay? Alam ko, Sophie, mahirap intindihin yung nangyayari. Did she go to heaven? Oo. Mabait ang nanay mo. If she is kind, why did the bad guy do that to her? Why did he hurt her? Aksidente lang ang lahat. Nakita ko, teacher. She was just helping the old lady. Mali ba yun? Hindi. No, no, hindi mali yun. Sabi ni nanay, if I did good, I'll get a reward. Hindi toys, but a reward from God. She was just doing good that day. What kind of reward did she get? You know, Sophie, your mom is an angel now. Siya yung mag-guide sa'yo. Di ba mahilig ka sa angels? Maybe that's the reward nanay got. God made her an angel. Pero ayoko siya sa heaven. Gusto ko dito siya. Good girl ba ako, Teacher Rose? Oo. Bakit? Para makuha ko reward ko from God. Please, God. I've been a good girl. Please, give my nanay back. Please. Sophie. Nanay? Sophie. Sasagutin ba ni God ang prayer ko? Ibabalik niya ba si nanay? Why? Why won't he answer my prayer? Sophie, lahat ng prayers natin sinasagot ng Diyos. Pero minsan, hindi lang natin nakikita. I don't understand. In time, Sophie, in time. Bakit ayaw niya sagutin ang prayer ko? Bakit ayaw niya ibalik si nanay? I hate him, Teacher Rose. I hate him. No, 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 no. Huwag ganun. Alam ko, hindi ko kayang ipaliwanag sa'yo ngayon. Pag malaki ka na, naiintindihan mo ang lahat. Isipin mo na lang na nandito ang tatay mo. Hindi ka niya papapayaan. Hinihintay ka na lang tatay mo. Yes, anak. Okay. Ano yun, anak? Pwede ba dito ako matulog? Of course. Halika. Okay. Hop into bed. Can you sing to me, Nanay Song? Nanay Song? Why, anak, what are you afraid of? I'm afraid that you'll go away to parents and nanny. I don't want you to go away. Don't worry, anak. I'm not going anywhere. Okay? Andito lang si tatay. Hindi kayo iwan ng tatay. Like saying the right words at the right time. Most of the time, yun lang ang kailangan mo to be able to move forward. Tatay, let's go! I'll be late for school! Are you ready to go to school, anak? Yes, tatay.
Ilalagay lang sa storage room. Tatago lang natin ang gamit ng nanay, okay? But, tatay? Ilalagay lang sa storage, anak. Wait! Pwede ko ba ikip to, tatay? Sophie, anak, good luck sa first day mo sa school. Thanks, tatay. Parang deal natin magtatay, magtatrabaho si tatay ng mabuti at si Sophie mag-aaral ng mabuti din. Yes, okay? Tatay. Give me a hug. Everyone, listen. Ito po ang pamilya ko. Wow! Ito po si Daddy. Nagtrabaho sa ibang bansa. Minsan wala, minsan nandito. Ito naman po si Mami. Teacher sa grade 6. At si Kuya, first year high school dito sa SFA. Thank you. Yay! Clap for Gabby. Take your seat. Oh, who's next? Let's go. Quiet, quiet! Sophie, share us your drawing. This is my family. Class, quiet, quiet! Let Sophie share her drawing. Go ahead, Sophie. This is me. I'm Tatay's little princess. I used to be the angel of my family. Pero ngayon, hindi na. May bago na kaming angel. May nanay. Sabi ni Teacher Rose, nakatingin lang palagi si nanay sa amin. From heaven. And everything will be okay. As long as I have my tatay. Let's give Sophie stars. It's 1, 2, and 3. Oh, everyone clap for Sophie. In the truest sense of perfect timing, during times of loss, we find a way to win. Tatay! Hey, anak! How are you? What's this? Tatay, look, ho! Wow, 3 stars! I'm so proud of you, anak. And because of this, we have a reward! Wow! Thank you, tatay! Okay, let's go, anak. So, Paul, this is it. How do you like your new office? I love it. Great. I'm glad you like it. Thank you. Congratulations, Paul. Thank you, sir. Huh? Thank you, sir. Our first honor, Sophie Cepeda. Pero minsan, timing, parang frenemy. Minsan kaibigan mo, minsan hindi. Ang timing, parang frenemy. Minsan kaibigan mo, minsan hindi. This Tuesday, my name is Sophie Z. Cepeda, running for your student council president.
Manalo ka, I'll give you a prize. Dinner! Okay. It's Sophie's big day! Did you vote for me? Secret ballot nga, di ba? Our student council president for this academic year is... OMG! Baka busy naman dad mo eh. Congratulations anak, 7 PM sharp. Sabi niya, 7 PM sharp. OMG! Gee!